Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk With Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so we just want to honor our subscribers. They are now 8,870 subscribers. Thank you so much, guys. Let me check. There you are. 5,870 subscribers. 30 na lang po, no? Mag-ano na tayo? 5,900 subscribers na tayo. 130 na lang. 6,000 subscribers na tayo. Kaya friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. So that later on, we can be able to help other people. And all our subscribers are located around the world and each continent or yeah, each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you very much. God bless you all. All right, so ano po natin, na topic po natin today ay yung kay Piolo Pascual. Yan. Okay? Si Piolo Pascual po ay isang popular artist, no? Popular actor here in the Philippines. Sikat na sikat po yan, no? Ano po yan, no? Parang The Hunk, Marky Idol. Ngayon tumatanda na siya, parang alak, no? As he age, talagang sumisikat siya lalo here in the Philippines, no? Ang dami rin pong naging ka-partner yan, no? In real life at in show business. Okay, marami po yan. Marami rin pong mga award-winning films na ginawa si Piolo Pascual. Host din po siya ng isang favorite noontime show every Sunday. At siya marami pa po siyang ginagawang mga pelikula at mga ano. Ha? Ganun po yan. Model din po yan. Sikat na endorser din here in the Philippines. Okay? So I do not know. Pero ano po siya, no? So sabi niya po, recently, gusto niya pong maging lead actor or magpo-portray sa biopic na ni Ferdinand Marcos Sr., no? Yung ama po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay si, yung ano po, no? Former president for 20 years here in the Philippines. Maraming mga issues. Pero hindi ko lang po maintindihan, parang in the past, sinasabi niya po ngayon na naging close po siya kay Ferdinand Marcos Sr. Dahil nga po, nagtrabaho po sa Malacanang ang kanyang ina. Kaya po naging close siya sa Ferdinand Marcos Sr. Pero last time around, nung re-election ng 2022, natatandaan ko na si Piolo Pascual ay sinuportahan si former Vice President Lenny Robredo na bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang hindi ko po maintindihan, biglang bumaliktad po ngayon na parang he is supporting si candidacy, or not candidacy, but the Marcos family. Ano ito? Para makuha lang niya ang proyektong ito, nagaganito siya, no? Hindi ko po maintindihan. Pero kung ano lang naman professional, okay lang naman din po. Wala pong problema. No? Makikita niyo po sa akin top deal, no? Eh kamukha naman po talaga ni Ferdinand Marcos Sr., no? So may makeup an lang konti and acting workshop and then with the help of Amy Marcos, Bongbong Marcos, Irene Marcos, okay na po 'yan. Okay? So ganun po 'yon, ha. So magkakaroon po ng biopic, no? Eh, hindi ko lang po alam kung may manonood na o manonood pa tungkol dito kasi alam naman nila ang talagang buhay ni Ferdinand Marcos Sr. kumbaga. Alright, sige. Kung ano guys, kayo ba? Panig ba kayo? Pabor ba kayo na si Piolo Pascual ang maging lead actor or magpo-portray sa buhay ni Ferdinand Marcos Sr., ang dati nating Pangulo ng Pilipinas? Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman natin we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all.